keep your heart, and you will keep your life. Kung iingatan mo ang puso mo, maiingatan mo ang buo buhay mo. Palakpan natin. Sabihin mo sa iyo kapatid, take good care of your heart. Ang sabi ko mga kapatid, ang sensya, the heart is the first to live, but the last one to die. Una raw po nabubuhay yung puso, at kung meron mga organ na mamamatay na huli, ito yung puso. Kaya physically, tama yung sinasabi natin, Francis, take good care of your heart. Alright? This is very important to your health. Alagaan mo ang puso mo. Huwag kang kumain ng yung mga kinakain natin na bawal sa puso, cholesterol, aala, chicharon. Meron nga dito mga kapatid, bumibili ng mga chicharia. Ay, hindi po maganda. Kasi para mga kapatid yung asin sa katawan, apektuhan yung puso, lagot yung buong katawan. Pero hindi po physical na puso ang aking pong tatalakayan ngayong umaga nito. I want to talk to you about our spiritual heart. Ang puso mga kapatid na binabanggit ng Biblia, nang sabi ng Biblia, ingatan mo ang iyong buong puso na buong sikap sapagkat dinadaluyan ito ng buhay. Buhay po ang dumadaloy sa puso ito. At sa ating pong unawa, ito ay maaaring dating sa atin ay dugo, ay dumadaloy. Pero kung ang dugo lang ang pinapag-usapan, hindi na po ilalagay sa Biblia. Dahil kahit wala po sa Biblia, ang dugo sa katawan ng tao ay ginawa ng Diyos na kumilos ang kama. Ang direksyon ng dugo ng tao, ayos ang gawa. Bakit? Kasi hindi tayo mga kapatid, sumulpot man lang dito sa lupa na walang lumikha. Merong dakilang lumikha, walang iba po ng ating Diyos. Kanina binasa ko sa New International Version. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Allow me to read from the King James Version. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. The Aramaic Bible, in plain English, mga kapatid, keep your heart with all caution, because from it is the outflow or the outgoing of life. The heart is a very important organ. At ito po ay sinabihan tayo ng ating Panginoon. At kung gusto mo maging maganda ang buhay mo, nagsisimula pala sa magandang puso at mabuting puso. Yung mababang loob na puso. Mabantay laban saan? Meron akong minista rito. Pito. Napagbantayan natin sa ating puso dahil ito ang maaaring gawin ng ating puso. Number one, the mind from pride. The mind from pride. Yung magiging palalo na ang ating mga isipan. O kapatid kaibigan, hindi nga ba konektado ang isipan natin sa puso? Na kung ano yung nasa puso, yun ang pumapasok sa isip din. Ang sabi nga mga kapatid, Proverbs 16:18-19, kung ikaw ay palalo, kapahamakan at pagkabuwag ang naghahantay sa taong palalo. A proud heart comes before destruction and the haughty before a fall. Kapahamakan at pagbagsak. At ano po ang dapat nating bantayan? Kailangan mga kapatid, ang pride ay istandarin natin sa ating buhay. Wala ka dito kung wala ang Panginoon. Kung meron kang alam, ito'y binigay lang sa iyo ng Diyos. Kaya kung magpapasalamat ka, huwag kang magpasalamat sa iyo sarili, magpasalamat ka sa Kanyang nagbigay sa iyo ng puso mo na iyong dapat ngayon bantayan ng maigi. Palapakan natin ang Diyos. Kahit na palapak,
pag-uunawa natin? Paano kung pag-uunawa natin sa mga bagay-bagay ay error? Isa po mga kapatid na gustong buksan sa inyo, mga kapatid ngayon, itaas niyo ngayon ang inyong mga Biblia. Mataas na mataas. Itaas niyo ang inyong mga Biblia. Maabot sa yung lahat, maabot sa apat. Kasi mga kapatid, ang Bible natin ngayon nasa Android. Ang Bible natin nasa apps. How can you use the Holy Bible that is placed in a cell phone and you call it holy? You have to bring it separately. Yes, kung ikaw ay hindi magdadala ng Bible sa trabaho, your excuse. Pero kung ikaw mga kapatid magbabasa ng Bible, better bring your Holy Bible. Yes. Kasi mga kapatid, pag cell phone ang inilabas mo mga kapatid, it's not holy anymore. Marami dyan, mga makamundong awit na rin. Yung mga pagpumura na dyan, yung mga chismis, mga kabuktutan, mga corruption na rito. Pero nandun din yung Bible. Kaya hindi ako tataka, nung sinabi ko kanina sa inyo, itaas nyo yung Bible, hindi kayo nangahas na itaas nyo ang inyong cellphone. Kasi that cellphone is not holy. But this is holy. Brother Abraham, mapulot niya.
Di ba ikaw ng Kristiyano na may disiplina, pupulutin mo yung tala? Kasi hindi sinasadya na ito'y nagulo. At kung ito'y pahintulutan ng tala, parang bakit ka pa naroon? Parang hindi ka kasama sa lugar na yun. Naintindihan nyo siya sa akin. Proactive. May integridad. Ilan sa inyo, mga kapatid, kumain sa labas? Sobra ang sukle. Ang sinasabi niyo, praise the Lord. Bless you. Ibalik niyo. Nagkamali yung kahera. Di maabala ba siya? Walang pakialam, maabala siya o hindi. Kaya na ikaw, Kristiyano, may integridad ka. Alam mo yung integridad po, magpagkatao. You are really honest. Hindi bali na ikaw yung magkabayad ng sobra kesa yung kapwa mo ang magbayad ng sobra sa iyo. Ibalik mo yan. Ibalik natin. Yes. Bakit? Integrity. Paano kung nagkasakit ka? Ano iisipin mo? Kasi, yung butin mo na malinis, nagkakaroon ng kulay, nagsuspetsa ka pa. Nakakasuguro, kaya ako nagkaganito. Ganito, ganyan. Whereas kung binigay mo na, malinis yung butin mo. Na sa harap ng Diyos, una, tapat ka. Yung puso mo kasi, mamaya ng konti, sasabihin ko sa'yo, sinabi ng Biblia, napaka-importante. Kasi yan ang tinitingnan ng Diyos. Hindi naman yung mukha natin eh. Hindi ko talaga nung nagbabay, yung nag-tawag na, yung nag-gel ka ba? O nag-extended ano ka, yung eyelashes? O naglagay ka na po ng mga chemical para dumami yung buhok mo sa ano, kilay? Hindi yun ang tinitingnan ng Diyos. At tinitingnan niya, ano? Puso. Heart. Ano yung nasa puso? Tago yan. Hindi makikita ng tao. Pero ngayon, kitang-kita tayo ng Diyos na buhay. Affection sets on evil objects. Kung ikaw Kristiyano, at ang puso mo, parang gusto mo yung mga violence, patayan. Pero kung violence lang ang pinag-usapan, at alam mo na ang Diyos ayaw nito, di ba magkagalawang isip ka na magustuhan din yung mga kalabas sa television o mga video na yan? Na punong-puno na magmumura, punong-puno na kahalaya, punong-puno na mga pambubola, pangluloko sa kapwa. Gusto mo ba na manood ng mga ganyan? Kaya tama lang mga kapatid, nabantayan mo ang iyong puso. Kasi kung ano man makukuha mo sa television, sa video, sa... Kaya nga mga kapatid, palagi ko sinasabi, lalo na sa ating music musicians at mga umaawit sa church, at magiging mag-aawit pa ng church na to, mag-ingat kayo sa mga pinakikinggan niyo mga awit. Akala niyo maganda ang beat, pero makamundo ang lyrics. Kaya hindi mo napapansin. Hindi, ang gusto ko lang kasi, ang ganda ng beat talaga, yung akala na napapano ako, napapahindap ko. Pero ang problema, ano yung mensahe? Mag-ingat, magbantay. If you keep your heart, you keep the whole body. You keep your life. Gusto mo si Katya? Nagpumotor ka o nag-drive ka, gusto mo yung gitna, yung linya. Doon ka dumadaan. Eh, may linya rito eh, sa kanan ka o sa kaliwa. Huwag mo kunin yung lane ng ano. Hindi, gusto ko ganun ako eh. Ang mahuhuli ka. Eh, Kristiyano ako kung hindi. Kailangan magpakumbaba tayo. Pantayan natin ang ating sarili. Thoughts from being employed on bad things. Are you generous? Ikaw ba mapagbigay? Baka mapagbigay ka sa kaibigan mo, pero sa Diyos. Pinipili mo yung bariya na lang sa ato. Hindi mo sa loob. That's not generosity. Ang generosity nasa puso. Pagka ang puso, ayos, hindi hirap magturo ng tides.
Bakit? Tithes is just 10% of your income. 10%. But if you have a generous heart, you can even give more than the tithes, right? Kaya walang problema eh. Pero kung puso mo talaga, sobrang kunat at ito na tulad sa puso mo, ang hirap mga kapatid. Kahit bariya ang binibigay mo, napakabigat. Bakit? You become what? Selfish. I tell you, wala tayong naibigay sa Diyos na hindi mo na lang binigay sa atin. Sabi nga, what did I give to you, Lord, that you did not first give to me? Maging generous. Dahil ang selfishness ay hindi mabuti para sa puso natin. The whole from falling into the hands of the devil. The mind, the intent, the plan, yung kinahihiligan mo. Kaya mababantayan yan para yung buong katawan mo huwag mahuli at huwag makuha ng diablo. Kasi gusto niya agawin ang iyong kaluluwa para ikaw ay huwag maligtas. Gusto niya agawin mula sa Panginoon. Pero purihin ng Diyos, mayroong tamang pagkakataon of keeping your heart so as to kill your life. Knowing that if you keep your heart, you will have a wonderful life. Pag ininatan mo ang puso mo, magiging napakaganda ng buhay natin lahat sa Panginoon. The people complained to God, and you know what? The Bible says it displeased God. Nung magreklamo ang tao sa Diyos, ang sabi eh, nagningas ang kanyang galit. Nagalit din ang Diyos. Saan? Sa reklamo. Sabihin mo sa iyo katabi, huwag magreklamo. Problema sa iba, pag sinabing huwag gagawin, ito na lang, usapin mo siya ulit, anong reklamo mo? Wala naman pala eh. Huwag ka na lang magreklamo. Kasi pag nagre-reklamo ka, sabi ng Lord, yung iba, walang ginawa, nag-preach ang pastor, isang oras, pag-uwi, dalawang oras, kasi traffic eh. Dalawang oras na nagreklamo. Anong sustansya pa nakuha mo doon sa mensahe? Kung sinapawal mo yung mensahe ng Lord, puro reklamo. At sasabihin ko doon sa mga reklamador, ito sabi ng Lord, God hates complainers. Kaya isa yan sa babantayan mo. Makita mo sa ibang Kristiyano yan, pwede mo siya sa way. Kasi kasalanan yan sa Diyos. Ikalawa, the Lord detests proud hearts. Alam niyo yung detest? Kasuklam-suklam. Sa Diyos, ang palalong puso, they will not go unpunished. Pag-urusan ng Diyos. Proverbs 16 verse 5. See? Akala natin okay lang magreklamo. Akala natin okay lang yung ano? Yung medyo, di ba? Palalo. Pero grabe. Gusto pala ng Diyos ay ito. Psalms 51 verse 17. Anong klaseng puso ang gusto ng Diyos? The sacrifice to God are a broken spirit. Hallelujah. A broken and contrite heart. O God, you will not despise. Gusto ng Diyos ang isang bagbag na puso at spirito at nagsisising puso. Pag ito'y lalapit sa harapan niya, ito'y tinatanggap niya ng malulhati at hindi niya ito tinatakbir. Tinatanggap niya ito at ito ay kanyang kinakalina. Ganyan kabuti ang Diyos. Ang
to spiritual development that a person without this is not prepared to be part of the kingdom of God. Wala kang karapatan manatili sa kaharian ng Diyos kung wala kang ganitong puso. Kung puso mo palalo, kung ang puso mo parang nakikiraydol ka lang, kailangan ang puso mo ay banal na puso. Submissive heart. Heart na isusuko sa Diyos na Baba. Ang tawag ay humble heart. Everybody say humble. The heart is the first that lives and the last one to die. It is the receipt of life. The heart is. Ito'y tahanan ng buhay natin. Kaya pag inalagaan mo na mainam ang puso mo, ang resulta ay napakagandang buhay. Buhay na successful. Buhay na wonderful. Buhay na purposeful. Palakpakan ang ating Panginoon. How is your devotion time? Kailangan tayo nagpe-pray. Pinakausap natin ng Diyos. Dahil kung di natin siya pinakausap, mga kapatid, at gumagawa ka sa kanyang gawain, ginagawa mo yung gusto mo. Hindi yung gusto mo. Kailangan humihingi ka na. Nag-umukonsulta ka sa Diyos para maalaman mo yung gagawin mo habang siya kinakausap mo sa iyong devotion. Ang pagbabasa mo ng Biblia, kailangan ganun kakasipa sa pagbuklat ng iyong Android phone. Ang galing-galing mo mag-ano. Ang galing-galing mo mag-ano yung Android eh. Alagi na lang yung attention mo. Paano ang Holy Bible? Paano ang salita ng Diyos? Bantayan mo. Ano ang pumapasok sa puso mo, lalabas din mo. Kaya kailangan ang itanim mo sa puso mo, salita ng Diyos. From whence all spiritual and vital actions flow. Saan tayo nanggagaling kung bakit ikaw ay kumakilingkod ka sa Diyos, gano'n na lang, passionate. Nandudo na parang lahat ka lang ibang ginagawa kasi nakamundo sila. Ikaw, sa Diyos pa rin. Kahit na medyo hirap ka, nagpupunta ka sa gawain ng Panginoon. Bakit ganun? Something in the heart. Meron ka sa puso mo. Kaya yung spiritual mong kilos at yung spiritual mong paggawa, galing sa puso mo. So, kung paano mo inaalagaan ang puso mo, ganun din kaganda ang magiging resulta ng buhay mo. So, if you have a good heart, I say you have a good life. Good heart, good life. Good heart, successful. Good heart, purposeful. Sabihin ko sa iyong katabi, I'm blessed. I'm blessed. Pinagpala ako ng Diyos. If the heart is quickened and sanctified by the grace of God, and I sang that song a while ago. Did you sing this song? The grace of the Lord. The grace of God that quickened and sanctified the heart. The man will live a life of faith and holiness here. Pagka ikaw ay inayos ng Diyos, pagkita ng kanyang biyaya, at ikay niligtas, dito sa lupang ito may kapanalan at mayroong pananalig ang iyong buhay sa lupa. At sa langit naman, you will enjoy everlasting life afterwards. See? Hindi yung langit lang ang iyong magiging gantimpala, kundi dito pa lang sa lupa, ang buhay mo ay puno-puno na katwiran, kapanalan at pananampalataya. Makikita yan sa buhay natin. At pag ganyan ang buhay mo, dun sa dulo, dun yung kalangitan. Yung langit na sinasabi ko ay hindi langit na nakatanggap lang natin pagka ikaw ay merong ininom na gamot. Ang heaven na sinasabi ko, hindi po temporary. Ang heaven na ito ay hindi kagagastos ng napakalaking kwarta. Ang heaven na ito ay napakahalagang alam. Because this is
permanent. Hallelujah. Permanenteng langit po ang ating pinag-uusapan. Palakpakan natin muli ang Diyos. Whatever affects life and character. Dito po nakatago lahat mga kapatid ang wisdom. Nandoon lahat ang iyong source kung saan nandoon yung umaapekto sa iyong puso at sa iyong pag-uugali. Kaya sa Santiago 4:6 ito pong sabi, but He giveth more grace. Yan, biyaya na naman mga kapatid. Wherefore He said, God resist the proud. Sumasalansan sa palalo ang ating Panginoon. Ayaw niya talaga yung mapagmataas. Ayaw niya yung palalo. Hindi niya ito pinapansin. But giveth grace unto the humble. Ngunit, nagbibigay po ng biyaya sa mga mapag kung Diyos, anong ginagawa niya? Itinataas. Eh, sino yung magpapakataas? Anong ginagawa ng Diyos doon? See? Kasi ayaw niya yung palago. Yes, marunong ka, pero you have to consult the boss. You have to consult our commander-in-chief. Are you a soldier of Christ? If you are, you have to ask the commander-in-chief what is his command. Anong mission natin? Yun ang susundin natin, hindi yung may-mission tayo sa iyo. The heart is said to be the depository of wisdom and a source of whatever affects life and character. James 4:6, and He giveth more grace. Wherefore, He said, God resists the proud, but give grace unto the humble. And ladies and gentlemen, brothers and sisters, 1 Samuel 16:7 says, the Lord does not look at the things people look at, but the Lord, people look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Amen. Hindi mo malilinaw ang Diyos. Hindi sa pagkakas sa panlabasan ninyo. Kung paano ang tao ang nakukuha sa panlabas ninyo, pero ang Diyos tumitingin sa puso natin lahat. Contrite heart, wonderful life. A submissive heart, successful life. A broken heart or spirit, purposeful life. Where in the Bible can you see people who have a contrite heart and a broken spirit that become blessed and become mapatid successful? I can name a lot. Pero bago ko ito dalhin sa inyo mga kapatid, nais kong tingnan ninyo ang isang versikulo na dito po nakasalalay ang ating pagkilos sa ating pagbantay sa ating puso. Sabi sa Jeremiah 29:11, probably you already know this nice verse. For I knew the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for calamity. To you, for you, a future and a hope. Napakaganda ng layunin ng Panginoon. Bigyan tayo ng magandang kinabukasan. Bigyan tayo ng katagumpayan. Bigyan tayo ng pag-asa. He knows what He is all about. He knows His plan. Alam ng Diyos ang Kanyang plano. Alam niya ang mangyayari sa susunod. He knows what He has planned for us. He knows what He intends to do with us. Alam niyo mga kapatid, para mapagwagian niyo ang pagsusubok ng buhay, mayroon akong isang proposal na gagawin sa inyo. Bago ko ito ikwento sa inyo na mabilisan, para kayong magtagumpay at mabantayan niyo na maayos ang inyong puso, huwag kayong papayag na ang buhay ninyo, malalaman niyo pa yung dulo doon sa dulo. Ako niyo. Ngayon pa lang, kailangan nakikita mo ng ending. Ano mangyayari yun? Parang libro, parang novela, na hindi mo alam yung ending, di ba? Hindi ba ito rin mo? Para yung umpisa pala, nalaman mo na yung ending. Bakit ka mo?
Kasi meron tayong pinagbabakalan. May pangako ng Diyos. Alam na natin yung mangyayari sa dulo. Hindi mo na kailangan hantayin yung dulo para malaman mo, panalo ba? Hindi. Kasi sinabi, bago pa mangyari yung dulo, panalo ka na. Magtatagumpay ka. Alam mo kalooban ng Diyos para sa iyo. Alam mo darating. Ang sabi nga mga kapatid, it is better to weather the storm with Christ than to sail the smooth water without Him. Mas mainam na maligtasan ang bagyo sa dagat na kasama si Kristo kaysa pumalaod ka sa kalmadong dagat na mag-isa ka lang. Hindi din yung sinasabi ko. Walang problema kung marami kang problema ngayon, eh kasama mo naman si Kristo. Kaysa naman doon ka sa walang problema ang buhay, na mag-isa ka lang, pagtumating ang pagsusubok, mag-isa ka pa rin, ay mawagawa ka. Kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin siya. Mighty warrior. Matapang ka.
Tingin mo sa iyo sarili, iba eh. Pero iba ang tingin ng Diyos kay Gideon. Sabi ni Gideon, ako wala. Pero sabi ng Diyos, ano? Mighty warrior ka. Sino ka niniwala mo? Ang Diyos. Iba ang tingin niya sa iyo. Kung ang tingin mo, kung ikay si Hannah, saw herself as a second-class wife with a barren womb and empty heart. Malungkot si Hannah, lahat ng mga babae ko, mga nanay, may anak. Kaya nga nanay, may anak. Siya na lang, wala pa rin anak. Ang sabi niya, I have an empty heart and I am barren. Wala akong anak. But the Lord saw a baby in Hannah's arms and a little boy by the name of Samuel who would become a mighty judge and change the history of Israel. Tingin ni Hannah siya, wala, hindi na ako magkakaanak. Pero lingin sa kaalaman ni Hannah, brother, sister, kitang-kita ng Diyos, isang araw, at nahihili siya sa napakagwapo ng bata, Samuel, at ipapangalan Samuel na magbabago ng kabanata sa buhay ng mga taga-Israel. Purihin ang pangalan ng Diyos. In the limestone cave. Nakatago siya sa isang kuweba ng marmulan at ang tingin niya parang napakalayo niya sa Diyos at sa tingin niya parang hindi na siya ang makasama niya papuro na nagtatago sa batas, fugitive, mga kakas sa kulungan. Pero iba pa rin ang tingin ng Diyos sa kanya. Ito mo, iba yung tingin natin sa ating sarili. Sa tingin ng Diyos sa atin. Kasi tingin ni David sa kanya, wala na siyang silbi. Pero ang tingin ng Diyos kay David, ikaw, David, uupo ka sa trono ng bayan mo, Israel. You will be king. And not just a king, but a head of an everlasting kingdom. Satisfaction.
Don't you like? Don't you want that? You satisfied ang buhay. Masaya ka kahit mag-isa ka. Bakit? Because of the joy of the Lord that gives you strength. Kinasal sila mga kapatid, ngunit malungkot na balita, mauubos na po, at buti ko na mauubos pa lang, mauubos talaga yung kanilang refreshment, yung maiinom. Ang sabi nung nagbabantay mga kapatid, yung handaan, problema ito, malaking kahihiyan, lalo na sa ating kultura dito sa Israel, malaking kahihiyan na maubusan ng ating maihain sa ating mga panahon. Alam nyo, nakita ng mga tao, ang kalungkutan. Nakita ng tao ang limitasyon. Pero ano ang nakita ng Diyos? Limitasyon. Hindi. Ang nakita niya, papayan. Papayan, gawa sa clay, meron naman H2O or tubig. Ano ang ginawa ng Lord dun sa tubig? Sa mga manginginom, alam niya. Alam niya. Ginawang alak ng Diyos ang tubig. Kaya nga ako, iniinom ako ng alak. Napakalayo ng konteksto para lang ikaw ay uminom ng alak ng pakalasing. Kasi dun sa handaan, hindi po nalasing ang tao. Dun sa handaan, yung alak, yung tubig naging alak at inom ng tao, yung tao na umiinom, hindi siya na nalalasing. Ang sabi pa nga, na patotoo, ang usap-usapan ng mga panahon, saan ano tinago itong magandang inom ito? Lalo tumatagal, lalo sumasara. Wala kayong maririnig na patotoo, lalo umiinom na hihilo ako para susuway na ako kasi nalalasing na ako. Kasi yung alak dati, mas alak ngayon. Ang alak ngayon, may alcohol. Inimbento po ng mga Arabyano ang distillation. Yung grape juice, i-distill, magkakaroon ng alcohol. Kung mas maraming alcohol, mas mataas ang grape. Mas mabilis kang malasing. Pero yung inumin nila sa panahon ni Kristo ng tubig ginawang alak, ala na puro gatas na ubas ang ibig sabihin blessing. Mary Magdalene saw a corpse stamped on the cross. Nakita niya si Kristo nakamayupay sa krus. Ang sabi niya, ano mangyayari sa amin? Pinatay na nila ang aking Panginoon. At pagpunta niya pa sa libingan ng kanyang Panginoon, wala na si Kristo. Ninakaw pa pati ang kanyang bangkay. Pinatay na pati ang bangkay. Ilapas na nga na pa. Anong buhay meron tayo dito? Ang sabi ni Maria. But the Lord had a Sunday morning surprise at his sleep. Nabuhay na naman muli ang Lord. Kaya wala siya sa libingan. Hindi ninakaw ang kanyang bangkay. Hindi tinago ang kanyang bangkay, nabuhay na naman muli si Jesus. Why? Because He's the resurrection and the life. Keep your heart. You will keep your life. Darating ang panahon na masusubukan tayo. Pero kung ikaw ay tatalikod, patotoo lang ang puso mo ay hindi hanggang magsisi. Kasi ang puso marunong magsisi, the Lord will not despise. Kaya kanina pa lang mga kapatid, sa ating worship pa lang, ilang tao na ang pinupuspos ng Lord ng Kanyang Espiritu Santo. Nakikita nga ng Diyos ang puso natin. Why not you know, have a time once again to come to the Lord and say, Lord, examine my heart today. I want to come to you holy, acceptable, which is my reasonable service to you. Tanggapin mo ang puso nito. Hindi ka natatanggapin kung palalo ang puso mo. Kung ikaw pa ang nagyayabang na tila hindi mo kailangan ng Diyos. Kaya ka pinaparito ng Panginoon para maunawaan mo, hindi mo kaya solusyonan ang iyong sariling problema. Kailangan mo siya.